What's up, beautiful girl? Welcome back to the gorgeous channel, and for today's pretty gorgeous video. So for today's video is gagawin natin yung reading creepy Manila encounters Charvanes, Chenelin Bulutong. So kung makapapansin nyo, wala akong energy kasi 3 a.m. ngayon. So hindi ko kayo niloloko at 3 a.m. talaga. Hindi ko makikita pa. Wait, 309, 39. Hindi ko kayo niloloko ha, 39 talaga. Ayan. Ayoko naman gawin yung 3 a.m. tapos 11 ako mag-film ganun. Lolokohin ko lang yung sarili ko. Syempre ayoko namang lokohin yung mga subscribers ko. And ayoko rin naman lokohin yung mga unicorn ko, yung mga gorgeous unicorn ko. And you, wow. Walang challenge kung lolokohin ko lang yung time, di ba? So ayan nga, 309. Kung gusto mo sumama sa mundo ng mga nagmamaganda na pang ginagawa mo, mag-subscribe ka na. I-hit mo na rin yung bell button para ma-notify kapag may bagong upload. I-follow mo na rin ako sa mga social media accounts ko para magkwentuhan tayo sa buhay-buhay natin. And i-like mo naman itong video na to kung mag-enjoy ka. And mag-comment ka na rin. And mag-comment ka na rin sa baba kung meron ka mga suggestion na natin sa akin channel o kung gusto mo magpa-shoutout. So intro, pasok! Shout out tayo na! Sinashoutout ko nga pala si Anna Artuge, si Aleya Estepona, si Clevin Caravels Vlog, sobrang witty ng name ha, si Julia Esley, I love you too, si Blue Rose, I love you baby, at saka si Alice Asimudin, si Jerry May Diori, at saka si Etsme Jeris, at saka si Arx G, ano ba pangalan niya, oh my god, at saka si Yeshua Shal, I love you too, at saka si Tyrese Tyria, at saka si Shaina Kyusho. So kung nagtataka kayo kung bakit 3:09 ko siya ginawa, dapat 3 a.m. talaga, as in sakto, kaso nagtimpla ako ng kape, ayan, nagtimpla ako ng kape, meron ako ditong honey, wow, makeup tutorial, meron ako ditong honey, edgy wow. Kapag daw kumakain ka ng mga matatamis, nagiging hyper ka daw. So, kailangan ko ng pampahyper kasi inaantok na talaga ako. So, ayun na nga, mag-start na tayo. And ang gagawin ko ngayon ay yung reading creepy Manila encounters. Sa mga hindi nakakaalam, imposible hindi nyo alam. Yung Manila encounters, ito yung parang sikat sa Twitter na hina-hashtag siya. Yung parang yung tweet na yon, magkukwento siya about sa mga na-experience niya sa Manila. Or yung mga Pilipino, kung anong mga na-experience ng mga Pilipino sa Manila. And, edgy wow. Hindi ko alam, ganun yung pagkakaintindi ko ah. Yung parang na-encounter na mga tao sa Manila or mga tao na mga Pilipino naka-encounter ng istoryang yon. And meron pa nga mga Baguio encounters, may mga ganun pa. And meron pa mga K-pop encounters, mga ganun. Hindi ko alam. Mga nababasa ko lang yon. And today is, syempre, 3 a.m. So, maraming natatakot sa 3 a.m. Pero ako, hindi naman ako ganun natatakot. Ano ba? Para naman ako nabubulag na to. Ano ba may pumasok ata sa mata? So, ayan. Ngayon is, magbabasa tayo ng creepy chuchu, ganun. So, tingnan natin kung creepy nga ba talaga. So, eto. Ale, pabiliho ng kalamay. You said to an old woman, rag, clothes, and dirty pants. She looked up to you with teary eyes. Ilang piraso, anak ko. She smiles. Ma, please, nandito mga kaibigan ko. Oh. Kinakahiya niya yung mama niya. Ako, personally, kahit anumang trabaho ng magulang natin, dapat hindi natin sila kinakahiya kasi, sila nagpapakain sa atin, no? So, oh my god, natatakot talaga ako. Oh my god, kailangan ko na tumapil. I was sitting beside the driver at that time, as the jeepney stopped by near Intramuros. Tapos, parang nasa jeep daw siya, tapos meron daw parang a nun, ano bang basa doon, a nun? Yung parang madre, ganon. Oh my god, kinalabutan agad ako. Sat behind me and said bayad po multiple times. Sabi daw nung madre na bayad po ng ilang beses. Tapos, oh my god, I approached the driver and said, Kuya, bayad daw po. Uy, kinakabahan ako. Grabe, oh. And he replied, nakikita mo din. Oh my god, kinabahan ako. Parang kasi sinasabi ng mother na bayad po ng ilang beses. Bayad po. Tapos parang hindi pinapansin na, oh my god, kinabahan ako. Nag-ubos sa labas. Oh my god, nakakainis mo si Papa. Umuubos sa baba.
Hanggat kinabahan ako. Yung madre daw sabi, bayad po, bayad, bayad, bayad po, ganoon. Tapos sabi ng, tas naga, parang yung nagkukwento, sabi niya parang, bayad po daw po kuya. Tapos sabi ng driver, nakikita mo din. Oh my God. Tas next, it was 4:20, hindi marunong magbasa. It's what, it was 4:28 a.m. You woke up before your alarm goes on, but somehow you still feel sleepy, so you slowly close your eyes as you hear your alarm. Time of death, 4:30 a.m. So parang tinatamad siya magising 4:28 noon, tapos parang ayun, ayaw niyang gumising, tapos natulog ulit siya, and yung time of death niya pala ay 4:30 a.m. lang. Anong creepy doon? Edgy, wow. Hindi pa rin ako makamove on sa madre. Oh my God, kinabahan ako. ASMR. Resorts Royals, Manila. Next, my boyfriend died last year, Valentine's Day. I went to visit his grave for his death anniversary. So, nandun siya sa cementerio, parang nandun yung puntod, pumunta siya doon. I sat there wondering, parang umupo siya doon, tas nag-iisip-isip siya, why is my name written in the gravestone next to him? Oh my God, patay na rin pala siya. Parang wala lang, creepy. Ito pa, putik, isa pa to, oh my God. Creepy, 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 creepy. It's 3 a.m, the end of her shift. So, ayun, yung babae daw is nagtatrabaho, tapos yung shift niya is matatapos ng 3 a.m. On her way to parking lot, her dad called. She hesitated, but she answered. He said, ayun, so bali, nandun siya sa parking lot, tapos tumawag yung papa niya, tapos, anak, ready ka na? Susuntuin na kita. She hung up and went back to her office to call her mom. So, oh my God, kinalabutan na agad ako. Oh my God. So, binaba niya yung tawag nung pagkasabi sa kanya ng papa niya yon. Tapos, bumalik siya sa office at tinawagan niya yung mama niya. Kasi, yung papa niya namatay na 40 days ago. Oh my God. Grabe yung word na susunduin na... Anak, ready ka na. Susunduin na kita. So, ito yung next. Ingat pa uwi, babe. Opo, I'll text you when I get home, okay? I love you. After 3 hours, I'm home at last. I text again, her again. How are you? I'm resting na. The next day headline. Girl, 17 years old, rape and murder at the dark alley. One night, you saw a lady with a knife on the corner of your room. She walked closer to you. She held her hand and slid your wrist up to your neck, slowly killing you. Wag, sino ka ba? Itigil mo to, gagraduate pa ako bukas. But I am you, she said. So, ayun. Parang may nakita daw siyang babae, tapos papatayin siya. Tapos sabi, itigil mo to, ganyan. Tapos sabi, sino ka ba? Itigil mo ito. Tapos sabi nun, nag-reply daw yun, sabi, pero ako, ikaw. So, yung parang pinapatay niya pala yung sarili niya. You surprisingly saw a woman stripped naked and dirtied. Anong bobo naman magbasa? At the street, weeping for help. I was gang-raped by foreigners, she hysterically said. You asked her name, then she replied, Philippines. Oh, meron daw siya nakitang babae na naglalakad, tas nakahubad, gano'n, tas nanghingi ng tulong. Tapos tinanong niya yung pangalan. Ay, sabi ng babae na rape daw siya, gano'n. Tapos tinanong niya yung pangalan, sabi ng babae, Philippines. So, hindi ko rin alam kung na-rape nga ba talaga yung mga babae noon nung foreign times. Well, foreign times. History teacher has left the group chat. So, eto. Makeup tutorials taught me how to conceal dark spot, pimples, and blemishes. No one shows how to conceal a third eye. Oh, creepy. Eto, last na to. First, it was Aling Sisa screaming for her son that were lost. Crispin Basilio, we laugh and remember that iconic line. Without realizing, really, bobo magbasa, without us realizing,
realizing that we have a resemblance to Sisa as well. We may not have lost our sons, but we lost our rights and freedoms. So ayon, sabi, tumatawa daw sila habang inaalala yung word na ni Sisa na Crispin Basilio, yung sumisigaw siya ganon. Tapos sabi, hindi nila na-realize na meron palang pagkakapareha si Sisa tsaka sila. Hindi man tayo na nawalan ng anak, pero nawalan tayo ng rights and freedom. Hindi naman siya creepy, pero yo. So ayun, siguro mga naka 30 minutes tayong nagchichika-chika dito. And medyo kinalabutan talaga ako, lalo na dun sa madre. Oh my god, baka hindi ako makatulog dahil dun. Ay nako, maraming nagre-request sa akin na gumawa ng makeup tutorials, pero best 3 AM to, takotan to, pero bakit ka magbe-makeup? Ganun. So siguro next. Pero next gagawin ko is manonood ako ng video na nakakatakot, 3 AM din, tas magbe-makeup ako. Pero may kasama ko, kapatid ko, kasi hindi ko kaya yung te, baka mahimatay ako. Kasi matakotin talaga akong tao. So ayun, sana nag-enjoy kayo sa video natin na to, kahit hindi naman siya ka-enjoy-enjoy. Hindi ko alam kung nag-enjoy kayo. So sana nag-enjoy kayo, Unicorn. Bye-bye, Unicorn. Bye-bye.